welcome back again. So this is like part 2 na siguro, no? Part 2 sa sampayan time. Ayan, natapos ko na din yung isang batch ng laba, guys. Okay, ayan. So, dito po makikita ninyo, okay, yun, ang ano, DIY sampayan na ginawa ni Daddy. Nakita nyo na to sa mga past videos ko. Actually, meron kaming DIY sampayan sa likod, yung brace ng kama namin, yung nandun sa mga past videos ko. Pero ang problema po, hindi na po ako nagtasasampay doon. Hindi na kami nagtasasampay doon kasi kabilaan po itong bahay na to, yung kusina nila, yung sa tabing pader. So, nandun yung exhaust pan. So, pag nagluluto po sila, lahat ng amoy ng niluto nila, diretso doon sa aming sinampay. And on the other side naman, yung may aso doon, meron din po silang kitchen. Kitchen din po yun yung nasa likod. Meron din po exhaust pan. Tapos sa amin din po, pupunta lahat ng amoy kapag nagluluto kami. Ay, nagluluto sila, sorry. So, kapag nagsampay kami at nakalimutan namin tanggalin yung sinampay, kapag nagluto na sila, so, expected mo na lang na yan, na yung sa sinampay namin, nangangamoy ulam. So, ang sabi ni Daddy, huwag na lang daw munang mag-sampay doon. Actually, ano naman ngayon, pasamoy na. So, pagka medyo tuyo-tuyo na siya dito, part na to, lilipat ko sa kwarto namin, meron din ginawa si Daddy doon na sampayan din. So, ito lang yung guys, napaka-simple lang po ang buhay dito sa Oman, sa namin dito sa abroad. Lahat po ay ginagawa lang ng paraan ni Daddy para makasave kami sa bili ng mga gamit na pwede naman yung gawin. At po, meron pa siyang isang mission din, itong table na to, ayan. Table po yan guys, ano po niya, i-upgrade po niya dito. Lalagay niya dito. Singit ko na lang dito guys. Pero hindi pa tapos. Kasi yan po yung gagawin kong ano. Ito yung table niya. Tinanggal niya lahat. Kasi gusto niyang taasan ng konti. Para pag ano. Gagamitin ko po yan sa LS ko. Sa LS ko guys. Yung table na yan. Gagawin ni Daddy. Siya, ano kasi siya eh. Mahilig siya magbutingting. Yung mga bagay-bagay. So, dito naman, mga karton. Of course, nandito pa rin yung mga karton niya. Okay, basically guys, nasan po ako? Sa shop ni Daddy. So, itong shop ni Daddy, overall na po ito. May sampayan. Sampayan, ayan, mga gamit niya. Nandito din po yung, of course, yung dalawang unit ko yung nagpi-play. Nakita ko ninyo na yan yung mga last na mga video ko. So, ito yung mini, ano guys, mini shop ni Daddy. Okay, diretso po dito yung gate. Ayan. Yung gate palabas kung saan kami nagsasampay. Ayan. I mean, nagsasampay at naglalaba. Nagbabarbecue doon sa labas. Yun po yung gate palabas. Okay, so magsampay na muna ako guys, ha? Naka-ano to siya guys, naka-semi dryer siya. Hindi ko siya totally dinry sa washing machine. Naka-semi dryer lang siya. Para mawala lang yung ano, yung tubig. Ayoko nang full dry kasi masisira yung damit, 'di ba mga lalabs? Masisira kagad ang damit. Tapos mamayang hapon, ilipat ko na siya dun sa sampayan namin sa loob. Doon sa may kwarto. Basta may ano lang guys, may barina lang si Daddy. Okay, may barina lang mga gamit. Ayun, marami na siyang magagawa. Pagka sobrang init na talaga dito guys, hindi ka makatagal. Kaya pinubuksan ko din yung AC. May AC dun sa taas. Ayan. Pagka mas mainit na, ayun. May AC din dyan.
Next week po, next week start na ng local leave ni Daddy. So, wala siyang pasok. Wala siyang pasok actually, pero po on call siya. Kaya pag may problema ang planta, kahit na naka-local leave siya, basta alam nilang nandito lang siya sa Oman, hindi siya umuwi ng Pilipinas, tinatawagan pa rin si Daddy. Mahilig ako sa leggings at jogging pants. Tahimik ang bahay mga lalabs. Kami lang dalawa ni Reyes nandito na iwan. Kasi may pasok na po sila. May mga nakaka-relate ba dito? Ayan guys, hindi lang sino sa inyo ang mahilig mag-uwi ng kumot ng eroplano. Ito po ay kumot ng eroplano. Kasi may bata kami, 'di ba? May bata kaming kasama, palagi no, si Ray nung maliit pa. So yung kumot niya, binibit-bit ko din pagka ano, pagbaba ng eroplano. Aray ko. At iyan, nagagamit pa rin naman. Pagka ano, nilalagay namin sa supa. Kasi pagka sobrang lamig na ng aircon, naglalagay kami ng, nakukumot kami. Ano magkasya? Anyway, hindi kasi naman ako naglalaban ng sabay-sabay kasi walang space dito. Kailangan patuyin mo muna yung first batch and then the next din naman yung isang batch. Ganda sana magsampay sa labas para maano mo yung init. Kasi nga lang, yung amoy ng mga ulam, and mind you guys, here is Arab country, so most of the time, mga tao dito mahilig sa spices. Pag tuwing naglulutos lang may spices, eh syempre yung mga spices nila, matapang yung amoy, so expected mo na yan na yung labas ng amoy, pag dumikit sa damit, matapang talaga, dumidikit talaga yung amoy. So that's it mga lalabs. Ayan, tapos na yung aking sampay. Ay sorry, nandun pa yung ano, keep ko lang yan dyan guys kasi mamaya meron pa yung second batch dun, diba? So isasampay ko pa rin yun. So ito yung ano, party part 2 ng ginawa kong ano, paglalaba kanina. Ayan. And again, thank you so much sa pagsama sa akin sa araw na ito. And I hope na nakakuha kayo ng aral kung paano ang buhay namin dito sa abroad, dito sa Oman. Kung paano namin pinasimple at binabudget ang mga bagay-bagay para hindi po kami gumastos masyado. Okay, kaya din pong gawin ng iba kasi dito guys, is not worth it na magpundar ka ng magaganda at magagarang bagay. Kasi at the end of the day, uwi ka ng Pilipinas. So, anong gagawin mo sa mga gamit na yun? Ibibinta mo lang din naman dito sa mas murang halaga para lang madispose. So, much better po, as much as possible, ginagawan po ni Daddy ng paraan para po kami makatipid sa mga bagay-bagay na mga gamit namin dito sa
sa abroad. So like for example, kung kaya niya i-fix, i-fix niya talaga yan. And luckily lang po, at alhamdulillah ay si Daddy ay nasa technical field. Okay, sa mga electronics, mga magpagkukumpuni-kumpuni, kakarpentero, kaya niya pong gawin. Kaya ito po, nakatipid po kami. So, yun po mga lalab, sana po ay nagustuhan niyo yung aking video na to. We are sharing our life again here in Oman. And thank you for watching. I hope to see you again guys on my next vlog. Bye-bye!